Hello guys, ako nga po pala si X Delta. So shoutout muna po muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Jessa, nating empleyado po ng Rusi. Siya po ay isang supervisor. So shoutout po sa lahat ng Rusi empleyado. So nandito po tayo ngayon sa harap ng Galaxy Sporty. Magbibigay po ako ng tips kung paano siya tumagal at kung paano siya tumibay, no? Ibibigay ko po yung mga magandang tips para sa inyong mga motor na mayroong gala at kung sino po yung gustong kumuha, para mayroon na po siyang gabay sa pag-ano niya sa motor na gala, sa paghalaga, para siya ay tumibay. So ang paghalaga po ng Galaxy Sporty, o ano, ibibigay ko po sa inyo yung kanyang tips. So ito po si Galaxy Sporty. Ayan po siya. So ibibigay ko po yung kanyang tips kung paano po siya patibayin, no? Kung paano tumagal si Galaxy Sporty. So pag kinuha nyo po si Galaxy Sporty, ang kanyang down ay 3,000, no? 3,000 po yung kanyang down. So ang nagiging ano po niya, warranty. So yung panglabas po, yung ano na warranty niya is 2 months, tapos pagdating po sa makina is 1 year. So kung paano po siya alaga ng maayos para tumibay po si Galaxy Sporty, no? So ang pag-change oil po natin kay Galaxy Sporty, ang unang ano po namin is 500 kilometers. So yan po yung unang first change oil niya, no? Sa pangalawang change oil po niya is 1,000. Sa pangatlo, yun po yung 1.5. Pagdating po sa 1.5, titignan ko po yung makina kung okay pa o hindi na. Kailangan na natin siyang i-tune up, no? So yun pong ano na yun is libre po sa Rusi. Lifetime warranty po yun, yung change oil tune up, no? Ayan po ang kanyang ano, drain ng langis. Ipapakita ko po sa inyo kung saan po yung kanyang drain ng langis. So ito po yung drain ng kanyang langis. Yan po yung drain ng kanyang langis. Dito po siya dinedrain, no? Tapos dito po siya ninalagyan. So ang pagano po natin sa langis, yun po yung pampatibay din ng motor natin na Galaxy Sporty. So kailangan natin pong alagaan kung kayo ay may ano naman sa inyong kinuhang motor, o gusto nyong tumagal, mas maganda po yung ano, maganda po yung maalagaan natin sa langis, kasi yun po yung buhay talaga ng mga motor, no? Para rin ng tao yan, eh. Yung kung di mo alaga yung sarili mo, yung dugo mo, yan po yung buhay ng motor. Yung langis, yan yung pinakakanyang dugo, no? Huwag po natin pabayaan yung kanyang langis, dahil lang langis po ng scooter, pag ito yung pinatagal, sabihin na natin siguro kung 6 months hindi mo siya pinalitan, so maubos po yung kanyang langis. Masisira po yung makina nyo pag nasira po yung makina. So marami pong madadamay kapag napabayaan sa langis, no? Siya ay uusok, masisira yung piston, piston ring. Marami po siyang sisirain, valve seal. So magkano lang naman po yung langis, no? Kung bibili tayo, almost siguro nasa 100 plus, o sabihin na natin 200. So magagastos mo, kung uusok siya, o siyempre ipaparibor mo yan, paparibor mo, bibili ka ng piston, piston ring, valve seal, barbula, kung nasira na yung barbula o kung pwede pa. At least yung kung ano na yung tips na yun na sinasabi ko sa inyo ngayon, eh, matitipid nyo. Matitipid nyo po, malaking tipid kung magkano lang po yung langis, no? Marami pong makakasaya kung mapapayaan nyo po sa langis. So yun po yung tips ko pagdating sa pag-change oil. Tapos tips ko rin po sa inyo, siya ay may gear oil. So yung hindi po ganun ano, yung iba kasi hindi pa nila alam, pag may pupunta po dito, sinasabi ko sa kanila kung pinalitan na po yung kanilang gear oil. So hindi po nila alam. So sinasabi ko po ngayon, tinuturo ko, pinapaliwanag ko, binibigay ko po yung tips niya, para yung iba po na mayroong Galaxy Sporty,
mga scooter ng Rusi. So ito po yung kanyang gear oil, no? Dito po ninalagay yung kanyang gear oil. Ito po yung kanyang paglagyan ng gear oil. So sa ilalim po yung kanyang pag-drain ng gear oil. So ito po yun. Yan po yung drain ng kanyang gear oil. So ang paglagay naman po ng gear oil natin is almost 3 months po siya pinapalitan, no? So pag 3 months na po yun na yun, siguro yung 1,000 o 500 kilometers siguro nakuha na, no? So isasabay na lang po natin siya sa langis. Pero depende rin naman po yan kung hindi nyo ganong ginagamit yung motor. So pwede nyo lang sabay. Pero ang ano ko po sa inyo, yung 500, yan po yung sundan sa langis, no? Tapos itong sa gear oil, almost 3 months po yan. Pwede po yan isabay sa ano, talagang pwedeng siyang isabay sa tune-up at saka gear oil. So yung langis natin 500 1,000 1,500. So pagkatapos na po yun, nakuha nyo na yung ano na yun, pwede na po kayong mag ano, kung di nyo ginagamit, magdepende na po kayo dun sa malayo yung biyahe niya o gaano kalayo o palagi nyo gamit, depende na po dun yun sa ano nyo. Pero huwag nyo po siyang pabayaan na umabot ng 5 months, no? Or 3 months na hindi nyo siya pinapalitan. So yung ano naman po, no, nung ano natin, ang kanyang pwedeng maano sa pagbiyahe, dahil ito po ay naka shield lang ng rubber. So pinapansin din po natin to kapag ito ay nalaglag. Pag nalaglag po yung ano niya sa may kulay green, so mahihirapan po siyang kukuha ng power. Ito po kasi yung kanyang body ground. Ito po yung kulay green, tapos yung kulay black. So naka ano lang po siya, no? Naka tali lang siya ng strap. O pag naano po yan sa katagalan kasi sa fabric ng motor. So ito po ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura niya sa loob. Ito. Ito po ang itsura niya sa loob. So ito po yung kulay green. Ayun yung kulay green at saka yung black na may guhit na dilaw. So ito po kasi kapag sobrang vibrate na at saka ano, na ano sa daan na hindi maganda, so nalalaglag po kasi yung isa nito o aling dito. So kailangan nyo lang pong pansinin kapag nalaglag po yung sa green, mahirapan po kayo mag-start kasi yan po yung body ground niya. Yan po yung pinaka body ground niya. So yan po yung tips ko sa likod at saka sa ano po niya, gear oil sa langis. So dito naman po tayo sa harap niya, no? So kailangan po natin siyang halagaan naman dito yung kanya pong mga preno, no? Sa disc brake. Sobrang lakas po kasi ang preno nito sa harap. So kailangan kung kumuha po kayo nito, lalong lalo na kung baguhan pa po yung kumuha ng gala, so huwag po kayong ganong gagamit ng brake sa harap, no? Ito po yung brake niya sa harap. Yan po yung brake niya sa harap. Ito po yung sa may likod, no? So ang likod po niyan is palagi pong alawete. Yun yung sa likod. Pagdating po dito, ito po yung harap. So malakas po siya. Huwag po kayong gagamit ng harap, lalo na kung baguhan po kayong naggagamit ng motor. So malakas po talaga siya. Kung hindi po kayo ganong marunong, siguradong mag-slide po kayo, no? So sinasuggest ko na po sa inyo, kung gusto nyo pong kumuha ng Rusi, marunong na po kayo, huwag po kayong ganong gagamit ng brake sa harap kung baguhan lang po kayo nag-drive. So ang palagi nyo lang gamit, ito po, pang emergency lang po yung sa likod. Kapag kunwari biglang nag-stop yung sa harap ninyo, so kailangan nyo siyang gamitan, isabay nyo lang po. Kailangan nyo pa rin siyang una yung brake natin sa likod ang unahin nyo, no? Huwag po yung sa harap. Sigurado pong mag-slide kayo dahil sobrang lakas po niya, no? Tapos ang pagano din po nito,
After 1,000, so pag chining soil nyo na po, sabay nyo na pong linisin, palinis ang kanyang carburetor at ang kanyang airbox. So, ito po yung kanyang hair cleaner. Napakita ko po sa inyo yung kanyang hair cleaner. Ang kanya pong hair cleaner box ay kasama po yung tapaludo. So pag tinanggal nyo po itong tapaludo nya, ayan po yung mga kanyang tornilyo. Ayan. So nasa loob po niya yung kanyang hair box na may foam. Yun po ang linisin natin, no? Yun po ang gagawin natin kapag nag 1,000 change soil na po tayo, no? Isabay nyo po yung or 1,500. Depende naman po yun sa ano ninyo para maano kayo mabuti malinisan niya yung kanyang carburetor. So suggest ko lang po, no, kapag lininis nyo po yung hair cleaner box niya at saka nagpalit na rin kayo ng gear oil, so huwag nyo agad ibabalik ang kanyang hair cleaner. So kailangan nyo po siyang paandarin na walang hair cleaner para ilabas niya po lahat ng dumi. Para pag umandar na po siya, talagang makikita nyo po yung kanyang servisyo ay napakaganda. Pati na po yung kanyang gear oil. Sa gear oil naman po, ang ano natin, ibibigay ko po yung magandang tips naman sa gear oil kung ano po yung masisira niya kung hindi nyo na siya pinapalitan. So kapag nakalimutan o hindi na alam ng mga customer yung kwento po ng gear oil. So ito po yung tips ng kwento ng gear oil, no? Yung tips po ng kwento ng gear oil, so ito po yung mangyayari na tendency mangyayari sa kanya kapag hindi nyo po siya pinapalitan ng gear oil. Yung pong mga bearing niya sa loob is masisira. Mayroon po siyang bearing dito sa loob. 5 bearing po yun ang masisira. Napakarami pong bearing niya. Pag nasira po ang bearing niyan, sisirain niya rin po yung kanyang bola dito. May bola po siya dito, yan po yung sinasawag nilang panggilid, no? Yung mga nagsisetup. Yan po yung kanilang pinapalitan. So masisira po yun, mawawalan po siya ng balance. Pag nawala po ng balance yung mga bearing, so mawala rin po yung balance ng bola. So madali po silang masira. So pag nawala po yung balance ng bola, masisira rin po yung pambelt. Mawawala rin po siya ng balance. So kailangan talaga siyang pinapalitan ng gear oil. So yung kailangan palitan ng gear oil, kailangan po siyang palitan lalo-lalo na kapag tagulan. So naano rin po siya ng konting tubig, nahaluan, nalalagyan po ng konting tubig dahil mayroon po siyang hose. Ito. Yung hose po na to ay pangpasinga, parang singawan din niya. So ito po, nalalagyan din siya ng konting tubig. So kahit hindi po dito, ay nalalagyan pa rin po siya ng konting tubig. No, naluan pa rin siya. O, minsan naman sa pag-ikot ng gulong, dahil mayroon po siyang ano doon na bearing, so naanuan po siya ng kalawaw niya. So kailangan po natin siya palitan. So mapapansin nyo naman po kapag pinabuhos nyo itong gear oil niya sa inyong mga mekaniko, sa mekaniko ng Rusi, mag-iiba po yung kanyang amoy. Talagang napakabaho. Tapos yung kulay niya, kulay puti hanggang sa maging kulay kalawang. So pag naging kulay puti at naging kulay kalawang, yun na po yung tendency na pasira po yung mga bearing niya, no? Pag naging kulay puti tapos naging kalawang, ayun na po yung tendency masisira po yung kanyang bearing. Yun po ang ano ng ating gear oil, no? So mayroon pa po akong tips na ibibigay sa inyo, lalong-lalo na po ito ay napaka-importante sa ano natin, no? Ang pag-tune up naman po niya is mayroon po siyang galaw na gilid. Pero ang pinaka-importante po niya is yung paangat. So ang pag-tune up po niya is mayroon siyang paangat na kasing lipis lang po ng buhok. Kapag hinawakan niyo po yung kanyang tapet, ang kanyang galaw ay patagilid, patayo. So kadalasan po, lalo na yung mga branded natin na motor,
branded po na motor na ano, ang kanilang gamit sa pag-tune up is patagilid. Kadalasan po yan, patagilid. Pero ang sa Rossi po ay mayroon siyang play na patagilid, mayroon po siyang napakaliit na laro, paangat kasing lipis lang ng buhok. Yun po ang kanyang timing, no, sa pag-tune up. Tapos yung ano po niya, mga shock po niya, kung pwede po, kapag bago pa yung motor nyo, huwag nyo pong papa-lowered na tanggal yung isang tornilyo. Kasi kapag once na linowered nyo po yung scooter, matatanggal na po talaga yung isang tornilyo niya. So yung kadalasan po kasi ginagawa nila, linolowered po nila. So suggest ko lang po habang maaga, huwag nyo lang po silang i-lowered ng ganong kababa. So kailangan na lang po ninyo kung gusto nyo bumaba, hindi maabot ng kanyang mga nobya or asawa, kailangan nyo lang po patabas yung kanyang upuan para bumaba siya at makaabot po sila, no? Tips ko lang po yung kanilang mga ano. So mayroon na pala siyang ano, tips ko sa ano, kailangan lagi nyo rin pong tinitignan yung tubig ng battery. So kung pwede kada 3 months dalhin nyo po sa mga Rossi, pa-check nyo po yung kanilang tubig. Minsan po may tendency kasi umaasin yan, nauubos kasi mayroon pong ano yung battery namin, drain ng tubig. So kapag maandar po yung motor, kapag mainit na siya, so yung battery po ay kumukulo sa loob. So, mayroon pong siyang nagdi-drain na, nagdi-drain po siya ng tubig. So kailangan po natin siyang check kata 3 months. Pa-check niyo po yung battery niyo para maalagaan at tumagal din po yung battery. So meron po rin akong tips konti sa inyo sa mga switch niya, ano. So yun, tulad po dun sa ano kung sa plus na ingatan niyo rin po yung kanyang mga switch. So ito po yung kanyang mga switch, papakita ko po sa inyo. Ayan po yung mga switch niya, no. Ito. So habang maaga lang po, bago pa siya, so kailangan nyo pong ingatan na huwag mabasa ng todo. Kung umuulan, pwede rin po, ito, hindi naman na po natin maiwasan yung siguro kung paulan-ulan na. Huwag lang po yung totaling spray. So kapag spray po, pwede nyo po siyang agad na punasan. So ang tendency po kasi niya, ito po kanyang dead switch. So ito po kasi nag-ano sila, naglulus siya. So ang mabuti nyo pong gawin para tumagal lang po siya, tips ko lang po, itakpan nyo. Kung nasa bahay lang po siya, naka-stay, hindi nyo ginagamit, so kailangan nyo lang po siyang takpan. Sa kung hindi nyo naman po siya ginagamit, naka-stack lang yung kadalasan po kasi nangyayari dito eh, hindi po ginagamit yung motor, nasa bahay lang. So kung nasa bahay lang po, kahit yung mga switch po niya, galawin ninyo. Kanya, paglaruin nyo lang po sila habang di ginagamit. Ganyanin nyo lang po. Huwag lang po yung ganong mabilis na pag ganon. So kailangan po yung dahan-dahan para hindi sila agad masira, no? Pati po yung mga busina. So kailangan nyo po silang galawin dahil nag-aasin po yung mga gamit nila sa loob. So yung pong bawat isa nyan, mayroon po sila kasi mga spring na maliit at bearing na maliliit. So kapag tumagal po siya, hindi nagagalaw, hindi nagagamit, maasin po yun, no? So dahil dilaw sila, parang kumbaga sa bakal, nangangalawang sila. So yun po ay may tumaasin po sila. So kapag inano nyo po, hindi po sila agad aandar. Pero kapag pinaglaruan mo, aandar po sila, no? So yun po ang tips ko sa, ano, kung mabasa man sila, o ano. Kapag nasa bahay na po kayo, pinunasan nyo, paglaruin nyo po sila, no? Pag di nyo po ginagamit, naka-stack lang. So, laruin nyo lang po kahit mga limang ganun lang po para kung mayroon siyang umasin or mayroon siyang parang kalawang yung dilaw para matanggal. So yung dilaw po kasi, yung bakal, ang kalawang niya ay kulay kalawang talaga. So yung bakal, ay yung dilaw po, yung kulay ng kanyang pinakakalawang is kulay green. So para matanggal po yun. Yan po yung tips ko sa scooter na gala, no? Ito po yung kanyang mga switch.
Para paglaruin nyo lang po nilang ganyan, lalong-lalong na rin po yung pinakasusiyan niya. So, pag nabasa po ito at hindi po ninyo nagagamit, maglalak po yung susi sa loob. Hindi nyo po siya masuswitch nyo pero hindi siya mabubunot kaagad. So, kailangan po, kung hindi nyo po siya ginagamit, huwag nyo po siyang ayaan na nakatusok. Mangangalamang po siya. So, ito po yung kanyang tendency mangyayari, no? Papakita ko po sa inyo. Ito. Ayan. Nagkaano po siya hanggang sa maging kulay green. O kami naman po, bago namin iniano sa mga tao, pag may kumuha, inilinis ko po ito. At bago ko siya itusok, ilalagyan ko po ng langis. So, pag linagyan ko po siya ng langis, ito, iikot ko po siya ng ganun. Paglalaroin ko na labas, masok, mga limang beses. So, yun, no? Para makapasok yung langis. Yun po yung tips ko sa susiyan niya at sa mga switch niya, no? Kailangan po talaga siyang para maalagaan po yung motor. At sa, naman po pala, sa kick, ang pag-kick po niya is hindi po basta-basta pag-kick. Pagsipa. Excuse po. So, ito po yung niya, no? Yan. Ang kick po niya. Ayan, Ang pag-kick po niya, hindi po siya pwedeng sipa lang ng sipang ganun na biglaan. So, kailangan po siyang pasingawin ng konti. So, kapag nakalahati, dun po siya sipain, no? Yan po ang niya. Para di po masira yung kanyang trade. Mayroon po kasi mga ngipin yan, So, kapag sipa lang po kayo ng sipa na wala namang kabuluhan sa pagsipa ng motor para umandar siya, wala pong welo yon para sa ng piston para umandar yung motor. So, yung ipapa po kasi lalo na yung baguhan pa na nagmumotor. So, sipa lang sila ng sipa. So, yung tendency mangyayari, yung ngipin ng kick is malulost trade. Maubos po ng maubos yung kanyang ngipin hanggang sa masira yung kanyang kick. So, kailangan po is dahan-dahan lang kasi handar naman po yan. Kung talagang hindi nyo po siya mapahandar, so kailangan nyo na po dali sa rusi. Baka once na hindi po siya mahandar, kahit sa starter, so tip ko po ito, no? Pag hindi nyo mapahandar sa gig, at yung starter niya ay nag-i-start naman, so ayaw lang po niyang umandar, so isa lang po yung ibig sabihin nun. Titignan dalawang beses pala. So, titignan po natin yung spark plug kung may power. At pagkatapos po, kung may power siya, yung kanyang tune-up. So, kailangan lang po natin siyang i-tune-up nun. So, ibig sabihin, nawala na po siya sa balance, nawala na siya sa timing, no? Yun po yung ng scooter natin, no? So, yun po yung inaano ko para maalagaan po natin at tumagal yung ating motor na scooter na gala, no? Yun po lahat ng mga gustong kumuha, at least may idea na po kayo kung ano pong magandang gawin ninyo, lalong unang-una langis, gear oil, linis ng carburetor, linis ng air filter, at pagkatapos po yun yung mga switch, no? Yun po yung magandang tips ko sa inyo. So, mga ka-ex, hanggang dito na lang po. Ito po si X Delta. So, kailangan po natin magkita-kita pa rin sa susunod na episode. Goodbye!